sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanungan na kailangan ko. Kahit di mo alam, ilang beses mo ako niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Game. Yes, good day to you guys, and we are here sa main office natin sa Mandalu. Yung kitang-kita nyo, napakalaking logo ng WIN, by the way. Pwede kayong mag-join sa WIN. By the way, pwede rin kayong mag-invest, mag-stockist, mag-center, mag-business center sa lugar nyo, because right now, pupunta tayo. Yes, tayo mismo ang magde-deliver ng products papuntang Tuguegarao. So, anong meron dito sa vlog na to? Hindi ko rin alam. Ito yung vlog na walang topic. Let's go! So, ayan guys, we are here with my coaching team, with our coaching team, kasi magkakaroon din tayo ng intensive program. If you're not familiar with it, meron tayong We Lead, tas iba't ibang levels ng We Lead. It's a transformational training na meron lang sa worldwide entrepreneurs. So, it's worldwide entrepreneurs, leadership, excellence, achievement, and development. So, we lang meron yan. And soon, you will see trailers about it because of likhang prinsipe na nasa likod ng camera na hindi nyo nakikita. Pero andyan siya sa likod. Imagine nyo na lang siya. Right now, we have this coaching session and we have this mastermind session before we actually go to Tuguegarao. Huwag mo ikat yun para alam nila nagkakamali din tayo. No? Tuguegarao. And then, syempre, may mga may iwan leaders dito, guys. So we have to make sure that everyone is moving forward and everyone is taking responsibility. Yun lang. So ganito, guys. This vlog is all about us in the process. Kasi most of the time, pag negosyante, nakikita lang natin pera, kotse, kagaya nito, Porsche. Pero what you don't realize, guys, sasampahan lang natin to ng maraming products mamaya at lalaspagin natin tong makan. But, you know, right now, we just wanna share with you the real process. Ano ba talagang pagdadaanan mo bago kayo maman? And even if mayaman ka na, ano ba talagang totoong nangyayari, alright? So we're gonna show you the process. Sa ngayon, ang unang dilema natin, paano natin pagkakasyahin yung gamit ng media team at yung mga products na dala. Although may naiwan na tayo doon, doesn't matter, kailangan pa rin natin magdala ng product. So yun yung unang dilema natin. Let's see kung paano nila pagkakasyahin. So ayan guys, we're about to go now. Inaayos lang natin yung seating arrangement, although later magbabago naman yan. And we're super excited, but at the same time, it's actually thrilling because ito yung first time na ibabiyahe natin yung Porsche ng ganito kalayo. As in, mas malayo pa raw to sa Albay, Tuguegarao. Hindi ko alam kung ilang oras, 12 to 14 hours, I don't know yet. Pero let's see, and we'll see. Let's go! Ayan guys, it's 1:50. This is our first stopover. So let's go na ulit. Ayan guys, it's 3:41. Another stopover. We don't even know where we are. Palit muna ng driver. Ayan, tulog ng ating likhang prinsipe doon. Teka, hampasan natin lang. Tulog ang likhang prinsipe. Dan. Ayan, kasama natin mga leader sa likod. Kising seda. Pero ang ating the company sa pe, dan. So, let's go, ma. Time check, it's 6:24. 4 na oras pa tayo mag-drive. Substitution. Ayan, ako na ulit ang driver. Siyempre, ating prinsipe, tulog pa. Si Mark, medyo gising na kalahati. Si Alas, Banport. Alright. Laban lang guys, let's go!
Well guys, it's 10 a.m. Andito na tayo ngayon sa Tugigaraw. And grabe, sobrang layo ng biyahe. Ang haba ng biyahe, nakakapagod. Buti na lang maganda suspension ng Porsche. But the thing is, regardless of that, nakakapagod talaga yung biyahe. Pero ang lagi kong sinasabi sa mga tao, sa mga leaders ko, you have to find something to enjoy in the process. So kahit nakakapagod, kahit puyat, kahit ang haba ng biyahe, kailangan mag-enjoy ka. So we're playing some music, kain kami ng chocolate, kain lang kami, kwentuhan, minsan tulog. And ngayon, napakaganda ng view. So we're just enjoying it. Tignan nyo guys, oh. Grabe, wala nito sa Manila. Ganda ng view. So it's these are the things that you can enjoy pag nagde-deliver ng product sa probinsya. So tara, pakahinintay na tayo doon. Tara, Prince! Dito na tayo guys, grabe. It's 10:47. So, bababa muna siguro ng products. Di ko alam kung anong mangyayari. Good morning po. Well, good morning po. Pasok po. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Ayamjay. Good morning. Put in your mind. Put in your head ka kung sa kanina. Kasi pag nakikipag-usap ka, sa tao ka po, it should be eye to eye. Sabi ko sa kanya. Kinakausap mo yung client, kailangan yung mata mo nakatingin sa kanya. Pag tumingin sa'yo, akin ka. Ganun. Tumigil ka sa akin, akin ka. Bibili at bibili yun ang product. Yan ang... Oh guys, may lesson tayo ha. Pag tumingin ng prospect, pag tumingin ka, akin ka. No? Saan po lugar to, sir? My wife, Mr. MJ. Hello, ma'am. Hello, hello po. Hi. Anong lugar po ito, ma'am? Tugigaraw City. City bunton itself. Ito yung Bunton. Bunton. So, ma-inform lang natin yung vlog. Guys, we are here in Bunton, Tugigaraw City. So, we are here to actually build a relationship with our stockist. Pahita natin. So, sila yung stockist natin. So, just in case you want products of worldwide entrepreneurs, sila yung kukontakin nyo. I'm gonna be putting links in the description, guys. And soon, I will be back here for a huge business opportunity presentation. So, if you are a follower, if you want to be part of worldwide entrepreneurs, abangan nyo lang yung mga layouts natin sa ating official pages. So, I'm gonna be putting links in the description, my official page and official page ni Worldwide Entrepreneurs. But for now, we're gonna enjoy coffee. We are gonna talk a lot about how to do the business here in Tugigaraw City, alright? Kanina pa ako nabubulululul sa Tugigaraw. Alright? So, I'm very excited mainly because they are the pioneers here. So, talaga nagsisimula pa lang tayo. So, if you want me to mentor you personally, here's your chance. Kasi syempre, ang mga tuturuan ko dito, yung mga pioneers dito sa area. So, yun lang. Enjoy lang muna kami dito. Sir, masarap maglasing ulit. Pero this time, it's something that we will celebrate something. Yun yung naging anchor ko, sir. Lagi mo sinasabi sa iba eh. Halimbawa, bata, kaganyan, sila Josh. Yung pinagsasabihan ko sa ganyan. Iwas kayo, inom. Una, pag inuman, tapos mga kainuman mo, walang pera, anong usapan? Reklamo, hindi okay, negative. The narrative itself is negative. Tapos, ang anchor, normally sir, the psychological anchor is, pag hindi ako okay, magiinom ako. So, ibig sabihin, kailangan maging hindi ako okay para magiinom ako. Sometimes, sasadyain mo ng hindi ka okay, gumawa ng problema, para lang meron kang excuse, mag-inom. Sir, ako, ginawa ko, binaliktad ko. Gagawin kong reward si inom at minsan lang siya. So, kumita ako ng 1 million ngayon, toast. Let's drink to that. Exactly, sir. So now, the psychological anchor of ALAP is not negative. It's a reward. Reward, yes. Eh, gusto ko yung feeling na magiinom ulit. Oh. I have to do something. I have to hit another milestone. Ano na, 2 million na. Mm-hmm. Little did you know, pagtagal ko na na-achieve ah. Now, the ALAP is not, ano,
hindi na siya compelling anymore. Mm-hmm. Now, naprograma mo na yung sarili mo through what we call reward system. Mm-hmm. Naprograma mo na yung sarili mo na ang sarap pa lang may ma-achieve. Regardless kung may alak o wala, okay lang sa akin basta may na-achieve. Ganun, sir. So it's we will ang tawag doon, sir, nire-redirect natin yung energy mo. Kumbaga, gusto mo yun eh, walang masama doon. Pero let's redirect your energy towards something else. Siguro, MJ, magkakakunta talaga yan. Parehas tayo yung vision eh. Ganun ako nun eh. Ngayon, I'm thinking now my retirement. Ahead from that. Kailangan ka ako 5 years, stop na ako. So, anong gagawin mo? So, you will enjoy your... Hindi enjoy yun. Mag-sumikat ka, mag-save ka. Para retirement mo yun eh. So, katulad to, instead na ini-invest ko doon sa bangko, tinul out ko, binigay ko kay Diyos. Yes. Ito hindi piso yan. 360 yan. So, anong gagawin nyo? Anong gagawin mo? Oh, challenge sa'yo yan. Ako sa kanya. So, you have to make a firm decision and double effort to keep this focus, amount. Focus. And make times two. Times 3, times 5. Mga dapat i-address. Pero, ang gagawin natin, sir, we have to address individuals. For example, what's the responsibility of Joshua? What's the responsibility of Maria? Delegation po tayo. Tapos, kailan kami babalik? Kailan yung activity? Kailan po kayo mag-visit sa... Yung mga specifics po for the whole January. Tapos, strategies, marketing. Tapos, a little bit of brainstorming. What are the support we can give? Parang ganun, sir. So that, pag alis namin, kaya na nila mag-execute. Kumbaga, may action plan na. Halimbawa, ano yung dapat i-improve ni Josh, ni Mariel, we will do our follow-ups. Ayan guys, here's the reality, no? It's 1:24 p.m. Kakarating lang natin sa hotel, kakatapos lang ng meeting, kainan. Wala pa tayong tulog, wala pa tayong pahinga. And then right now, I have a Zoom meeting for another stockist investor. So grabe lang guys, this is the commitment that you have to have if you really want to become a millionaire. Hindi pwedeng pabebe, hindi pwedeng gusto mo tutulog agad. The reality is, hindi pa ako nakakahiga, hindi pa ako nakakapahinga, hindi pa ako nakakapaghilamos guys at nakakaligo, laban na agad. Alright? So ngayon mag-zoom meeting muna tayo bago magpahinga. Bait! So ayan guys, it's 7:13 p.m. and hataw na tayo agad, nakaidlip tayo ng sobrang mabilis lang. But maraming good news, no? Before we actually go back to our stockist here in Tugigaraw, may nagbayad sa atin ng 300,000 plus 26 accounts sa Team Mindoro. So there's a huge chance na this coming January, pupunta tayo doon to conduct another business opportunity presentation to send the products just like what we did here in Tugigaraw. So nakakatuwa lang guys kasi sunod-sunod yung pasok sa atin. Kanina nag-meeting ako, ang naka-meeting ko ay couples from New York. The lady was a Filipina. The lady is a Filipina and meron siyang partner. Nakakatawa lang guys kasi sunod-sunod yung investors natin, sunod-sunod yung stockists and business centers. And right now, nag-encode tayo and later on, punta na tayo dun. So, mag-encode muna ako. See you there. Ida sa form is like, parang napiga ka ng buhay to do the work, di ba? Parang nakapag-asawa ka or you are the breadwinner in the family. Wala kang choice. And then suddenly, yung walang choice na yon, that's a crisis eh. Yung sinabi ko sa isang video, in every crisis, there's always an opportunity. So it's like right now, there's a crisis here in Tugigaraw, in Isabela. Ano yung unang crisis? Wala pa yung products natin dito. Wala pa. That's a problem because people would want this. One, a lot of people in Isabela probably knows me. Tugigaraw, may mga nakakakilala. Yes, but there's no product here to introduce. Exactly. Exactly. That's a problem. If you solve that, si sir, sinolve na.
May mga paupahan siya. Ito na. We will supply here. And now, nag-generate na kahit papano ng sales. And we are on, ano na sir, no? We are on the action plan. We're creating plans na at least maririnig mo lang kung paano magplano. Na how serious we are. Kasi yung sinasabi ko sa Facebook, mapapansin mo, sabi ko na sa iba, you walk the talk. Pag sinabi mong work hard, work hard. Pag sinabi mong integrity, integrity. So, usapan namin ni sir. Sabi ko, pag nagbayad ka, sir, pupunta ako. O, nag-drive talaga kami, sir. Walang bus, walang plane. Punta ako. Pag sinabi mong ganon, talagang ginagawa. Yeah. So, hindi katulad yung iba, parang kausap mo lang, hersey, yes, para makabili lang. Oh, eh, yung magagandahan. So, doon ko na ngayon na-prove. Kasi MJ Lopez pala, pag sinabi niyang pupuntahan kita, sabi niya sa akin, sige siya, pag kumuha ka ngayon, bukas na bukas, baka before Christmas o before New Year, makikita tayo. This is right. Sabi ko, basta ang usapan namin ni sir, pupunta ako eh. Pupunta ako, kahit sinong pupunta dyan. Usapan yan eh, that's agreements eh. The main reason why nasisira ang friendship, nasisira ang business deals, nasisira ang relationship because of broken agreements. Broken agreements yung laging-lagi. Eh tayo, may agreement tayo. Verbal, but... Sir, kahit walang masyadong pumunta, yung value pala ng conversation eh, kasi what if it is meant to be na walang masyadong ibang tao para makapag-banding tayo, makapagkakilala tayo, fellow businessmen, fellow people, na tayo kasi magpapalaki dito sa lugar na tayo. So pwede kong i-market doon. Isang tawag ko lang. Sir, baka pwede naman yung mga tao mo, pwede kong meet sila. Dadalhin ko yung team. Pwede ba silang kwan? Eh, boss siya. Hindi man siya makatanggi. Eh, talagang i-organize siya. So magseset ngayon ng oras. Date. Sige sir, papunta kayo dito. Walang problema. Business, asawa din niya. Head sa munisipyo, sa treasury. So ano yung pera? Diba? Kaya pagdala ko sa kanila, tinawag niya kayo. Kahit busy, sabi ko, ma'am, can I disturb you or can I get you 15 minutes or 20 minutes time? Ah, sir, walang problema. Sige. O di, kada may pumasok, siya na ngayon ang magsasabi, bili kayo nito. Andali na, andali. Yeah. Kaya, sir, ang strategy, how I mentor them, how I help them, ako muna, I'm gonna show you how to do it. Ganon. So, ang sistema ganito, sir, para magets nyo. January, I'll be back. Yun yung action pag-uusapan natin, sir. Eh. January or February, I'll be back. Better kung January agad. Ang tawag dun, sir, yung sinasabi ko kanina is the theory of space. Theory of space, sir. Halimbawa, if the physical space mo, ang kausap mo, hindi negosyante, negative, toxic. Puro negative side ang bibigay. Yeah, the language, the energy, the thinking, the mindset, the belief systems, doon iikot. Kung ganun lagi yung usapan, ganun lagi yung narrative ng thinking, yun yung ma-adapt mo. So when you talk with people, instead of talking about business, you're talking about what? Bullshit, negative. Pero pag ganito yung usapan, ganito ka positive, it's like, pwede pala yun, pwede pala yun. Ang tawag dito, sir, we call it informal lessons, we call it mastermind session. Mastermind. It's like, you are sharing with us what's effective on you. Sir here is sharing what's effective on him. Ako din, pag pinagsama-sama mo yun, shit, ang dami nating nabubuong knowledge and skills. Eh, ito yung problema sa iba, sir. Una, when you have wrong beliefs and mindset, mahihiya kang pumasok sa gantong bilog. Ma-intimidate ka eh. Kasi, puro mayayaman to, mga negosyante. Ito nakakahiya, di ba? Parang, iba eh. Pero when you immerse yourself, ang dami mong matututunan. Pangalawa, a lot of people don't understand na ang business skills kayang aralin. Kaya sir, ako, gumawa ako ng tinatawag na structures and culture. Yung tipong may kultura na pagpasok mo, wala kang choice kundi matuto. Kasi pagpasok mo, everyone, yun ang ginagawa. Tapos there's a leadership structure din. Parang ganito nga, in-explain ko. Pagbalik ko dito, I will be the speaker. Pero they are required, especially the people assigned. Yun yung pagmimitingan namin ngayon eh, natin. The people assigned here, they are required to watch, to listen, to take notes. Pakinggan mo ako, paano ako. And then kinabukasan, siya mag-i-intro, pakinggan mo paano mag-intro. Another day, sila magpa-products, ako magpa-platform, pakinggan mo kung paano. Until pagbalik ko, ikaw na mag-i-intro sa akin. Until day 2, ikaw ang intro, ikaw products, ako business platform. Until day 3, ikaw intro, products, business platform, closing. Until lahat kami manonood sa'yo on the spot. And then we will give you feedback. Until you learn how to do it.
Now, we will go back, trial, tingin, monitor, how are you doing? So, pag gumanon, back up ako ulit. O, ganito lang, Josh, ganito lang ulit. Back to the ball game. Kasi ang tawag doon leadership. Leadership is, hindi mo lulunurin, o talon. Langoy! Tama, sir. No, leadership is, tatalon ka muna, para tingnan mo ako. So, that's we do it. Kaya nga, ang bilis. Ang bilis ng transition set. That's how we do the system. So, normally, yung apat na day na yon, that's BOP. Pero may mga trainings pa yon on the side sa gabi. Para nakukuha nila yung tinatawag na business skills. Meron kasing, may modules kasi sir, may, kumbaga sir, ang advantage ko sa MLM, nakapag-create na ako ng system sir, na sobrang tagal ko na. So, pagpasalpak ng tao, hindi siya yung, power, yayaman tayo, tapos hindi niya alam yung gagawin. Parang ganyan eh. Diba, power, yayaman tayo. Pag uwi mo, yayaman ako. Tapos, anong gagawin ko? Kung alam ko lang, yayaman ako. We were different, sir. We are focused on, before you actually think about yayaman, you understand how to do the business already. Parang ito, ang dami agad, napag-uusapan. So ito, makikita niyo dyan, sir. This is what we call the operation side. The operation side, normally, yun yung mga girls. Nagbibilang ng products, nag-inventory, sila yung nagbibilang ng pera, sila yung gagawa ng Google Sheets natin, Excel, yung ating accountant diary. Kailangan mo masanay sa pressure. Kasi ano yan eh, if gusto mong binibibi ka, hindi ka mag-grow dun eh. There's always pain. Tapos aatakehin lagi puso mo dito. Correct, sir. Kasi tatay mo kausap mo eh. I understand the feeling. Kasi pag nung nag-start din kami ni Mama, parang gusto ko siyang maging nanay eh. Kaya lang hindi, ibo siya eh. Oo. Bumangon ka! Oo. Diba? Halimbawa na lang, example ko, sir. Milyonaryo na ako nito, sir, ha? Na-aksidente ako, sir. Nakastang ako. Nakasmastang ako before bago yung Porsche. Na-aksidente ako, sir. Grabe. Expert insurance. Ganyan to. Talagang, kumbaga, ako, ang dating sa akin, sobrang irresponsible ko. Pero syempre, nag-expect ako doon na... Tatulungan na parang, kawawa ako, ganyan. Yung kotse ko, nakaganyan yung gulong. Parang magapila yung kotse ko eh. Galit na galit. Syempre, nag-aalala. Pero nung time na yun, hindi ako okay eh. Baba ng tagad, napaka-irresponsible mo. Ganyan, bugbog ka. Pero after a week, after month, you will realize, may mali ka talaga eh. Tama yung sinasabi eh. If you're too emotional when it comes to listening, especially to your parents, maglalagyan mo siya ng tinatawag na bias. Example, late kayo umuwi, galit hindi. Halimbawa, hindi ka nag-communicate. Dumating ka madaling araw, galit hindi. Na? Bakit ngayon lang kayo? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ang tingin nyo doon, galit. Ang tingin ng parents doon, pagmamahal. Because, gabi na, wala pa kayo. Pero it's being released as an emotion. Nagigets mo ako? So yung sinasabi ng papa mo, para sa akin, love yun. It's like, dapat ganito ka. Alam mo kung bakit? If your parents is telling you have to be this, meron tinatawag na expectations. Expectations are good. Baliktarin mo. Imagine mo, walang expectation sa'yo. So, nakakatakot yun. No? Ibig sabihin, walang magandang tingin sa'yo. Ay, hayaan mo na yan. Wala naman ang expectation niya. Mas masakit yan, Josh. Ibig sabihin, for me, expectation is a manifestation of trust. That I trust you so much, son, alam kong kaya mo, kaya may expectation ako. Alright, so ayan guys, we are here to have an awesome dinner. Isa to sa pinaka-highlight ng gabi natin. Alam naman natin, mahalaga yung pagkain. Para pag nag-meeting later, mataas yung memory retention natin. And ang good news is, sabi ko nga sa inyo, ito yung vlog na walang topic, pero kung mapapansin nyo, sobrang lalim at ang ganda ng value. We've been talking with fellow entrepreneurs, with businessmen, with professionals. Si Sir yung nag-stockist, kapitan ng barko. Yung isang kausap natin, head sa Pepsi, at yung isang kausap natin, sa barangay naman nagtatrabaho. So, napakaganda ng conversation, and ang good news is, na-capture namin yung magagandang moment, right? So, for now, we will enjoy the dinner, and later on, magpa-planning kami para sa pagpapalaki ng Tugigaraw.
dito sa Cagayan, sa Isabela. So soon we will be here, and if you want to join us, please, please, please approach us. Again, I'm gonna be putting links of our official pages sa description natin. Yun lang guys, kain muna. Let's go! Siyempre, para sa growth ni Josh at para sa success ng stocks natin, but potentially this will be, I'm sure this will be a business center in Cagayan. So I wanna congratulate you, sir. Na share toast para sa success nating lahat! Kasama kayo mamaya! Kasama kayo mamaya! So we will talk about how to operate it and about the sales. Bago tayo mag-usap sa sales strategies natin, pag-usapan muna natin yung operations. Who will operate it? Okay ba yon? So obviously, narinig na natin kanina, hindi ko na i-brainstorm kasi na-brainstorm na yung iba kanina. Okay tayo, Dan? Okay tayo? Mariel? Yes, noted? Sir. Noted? So basically, kayo yung accountable. Daratsahan na. We will be accountable in helping you, pero kayo ang accountable sa stockies. Kasi hindi kayo matututo kung kami pa rin. Ayan guys, so we're back here in the hotel. And we are about to sleep na. It's actually 2 a.m. in the morning. Pero syempre may konti pa akong work. Mag-follow up ako ng konti. Wrapping things up. Preparing for tomorrow, for later, and for the next days. Because alam naman natin, napakarami nating trabaho, napakarami nating work. But for now, we are going to sleep. And good night. This is actually day 1 in Tugigaraw. And see you later for day 2. Let's go. Yes, good day to you guys, and it's 1:50 p.m. and check-out time na tayo, and we are about to go to Sir Eldridge House ulit because we are there for a final meeting para maset na natin, and welcome to day 2. Yeah, let's go! And guys, we are here sa bahay ng stockist natin dito sa Tugigaraw City again. Siyempre kakain, final meeting, and then balik na tayo ng Manila and Laguna. But for now, I have a lot of work to do. So, ito yung mga bagay na hindi nakikita ng marami. Akala nila meeting lang, kasiyahan lang, tapos puro result lang na maganda. It doesn't work that way. There are a lot of operational work that we do. May encoding, may follow-ups. Sina-check ko yung coaching team ko, sina-check ko yung media team, everything should be in place. So while everyone is celebrating, while everyone is, you know, hanging out, and most of the time while everyone is sleeping, I'm still working. And that's the reality. Okay, so again, ang objective ng meeting natin, guys, is para mapalaki yung business dito sa Cagayan. We all know, kahapon, sobrang saya, sobrang abundant, ang daming food, ang daming magagandang nangyari, di ba? Merong nagsasend sa GC ng malaki payout. At lalaki pa yan. And there are good things happening right now. So eventually, napaka-abundant ng gabi. Pero most of the time, pag abundant yung nangyayari, doon tayo nagiging kampante. Nakakaroon ng comfort zone. Or doon natin, alam mo yun, doon dumalabas yung mga stress natin minsan. Tama ba? Maganda na nangyayari eh. So dapat, para ma-sustain natin yung magandang nangyayari, we have to take responsibility, accountability, and ownership. So bottom line, itong meeting natin na to, more on keeping the integrity so we can keep everything in place. Na dapat tayong lahat may integrity sa napag-usapan. Hindi lang siya usap, hindi lang siya baliw lang. Literal na dedicated tayo na mag-create talaga ng value. Kasi nagbe-business tayo dito. Tandaan nyo to ha. Habang wala sila ngayon dito eh. Tandaan nyo to. There will be an impression. Anything you do, Joshua, anything you do now, pag wala ako, is super important. Anything you fucking do without us is super important. Hindi ka binabantayan dito pag nandito kami. Ang value ng actions nyo nakadepende kung anong ginagawa nyo nang wala kami. Especially, kakaalis lang namin
Hindi pwede na okay lang, kakaalis lang namin, biglang sasabaw tayo. Pag-alis na pag-alis namin, dapat taking responsibility. Taking ownership in everything. Gets? Gets? Huh? This will create a massive impression, especially to your dad. Our goal is business center. Let's be honest. Kayang-kaya. Mani, sisiw. Sko pansit. Di ba? Kayang-kaya, sisiw. Baka biglang mag-upgrade yan eh. Pero kailangan makita sa inyo yung responsibility. It's not just about the sale. It's about you taking the responsibility. Paulit-ulit tayo kahap. Obvious na obvious na language. Which is good. Hindi nyo ba napapansin na yung... Well, yung iba, kagaya niya. Kagaya ng ibang member. Kagaya ng kahapon. Follower ko talaga. Your dad appreciates my presence, of course. Pero hindi siya yung, Sir MJ, tulungan mo kami. Hindi siya ganun eh. More on Sir MJ, turuan mo tong anak ko. So nasa'yo. Nasa'yo bola. Sa inyo nakasalala ito, hindi sa amin. We'll be more responsible here in the house. Yes, sir. Super responsible in the house. Ha? Agreement, ha? Pa-follow up ko yan. May agreement tayo. This is not a rule. This is an agreement. Nag-willed kayo, di ba? So you know what agreement means. So nagpapaalaman na, paalis na tayo. So from Tuguegarao City, we will go back to Manila and Laguna. We don't know yet. Siguro around 9 to 10 hours yung biyahe. But let's go, punta na tayo, pabalik! Grabe guys, this is day 3 and we have to close the vlog. We're back here in Laguna. Grabe yung pagod guys, inabot ng mahigit 12 hours yung biyahe natin pabalik. But it's all worth it. And we actually did our best to film almost everything, especially yung mga conversations, very important conversations na hindi nyo normally naririnig at nakikita sa mga vlogs natin at sa mga content natin. Kumbaga, nag-mastermind session kami, nag-brainstorming kami, nag-share ng experiences, nag-build ng relationship. And this is actually the real deal when it comes to building business, building organization. As an entrepreneur, this is the process. Kasi iba, hindi pinapakita to eh. Yung iba, puro resulta lang, puro pera lang. Pero tayo, we wanna make sure that you understand and you see the process. Ano yung pinagdadaanan, gaano kalayo yung biyahe, ano yung mga sacrifices, ano yung pagod, ano yung hirap. Ano rin yung mga pinag-uusapan na real talk, hard conversations para mag-build ng negosyo. Who's taking responsibility, who's taking ownership, masaya ba lagi, lagi na lang bang puro happening, or kailangan din may konting pressure at pukpukan. So dito sa channel natin at sa mga videos natin, dito nyo maiintindihan paano ba talaga maging negosyante. So I'm really happy and grateful for this day. For what happened, napakaraming nangyaring maganda, including yung sa Mindoro natin. There's a huge chance pumunta tayo doon. May stakes tayo sa Cagayan, sa Tuguegarao City. And yes, January 10 to 11, 2023, I will be there. I'll be back. So, of course, may vlog tayo ulit about it. And napakaraming nangyari. And for sure, napanood nyo na yung mga nangyaring yon. So, I hope you got a lot of value from this vlog, alright? And we will continue to create more. So please, please, please like, comment, share, subscribe. Notification button nyo, i-click nyo rin sa Facebook yung ano, no, yung see first para updated kayo sa mga bagong videos natin. Well, anyway, abangan nyo lang mga podcast natin because we are dedicated to actually create podcast valuable contents for you guys. Yun lang guys, and this is the end of vlog, and always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon. Bye bye.